bago pa nauso ang social networking sites, sa comics at magazine, naghahanap ng makakaibigan ang mga tao o yung tinatawag na kapenpal sa pamamagitan ng sulat. Taong 2003, ang nooy 8 taong gulang na tubong albay na si Merrill nakahanap ng kapenpal sa sinalihan niyang International Religious Organization, ang Compassion International. Naglalayon itong tulungan ang mga kabataan sa iba't ibang panig ng mundo. May sumulat nga sa akin, pangalan niya Marie. Hello Merrill, how are you? My name is Marie, I am your sponsor. I believe that the Lord has chosen me to pick you as my child to sponsor. I will try to the best of my ability to support you. Ang sulat nang galing sa nooy high school student na si Marie mula sa Massachusetts sa Amerika. I was excited to create this new friendship with someone across the world. She seemed very kind-hearted. Hindi ako marunong mag-construct ng English. Sinasabi ko sa ate ko, ikaw na muna. Lagi ko talagang hinihintay yung sulat niya. Hi Merrill. Your letters brighten up my day and makes me so happy. Sometimes I get so emotional that I cry because your letters are so sweet. I tell everybody about you and show them your picture. They say that you are a beautiful child. Naalala ko nga noon, umuulan sa labas, napapasukan na din kami ng ulan. Halos lahat ng mga gamit namin noon nabasa. Tinago ko na talaga siya. Sinecure ko na talagang hindi mapupunit. Even though she was afar, I still feel that she was still close. She would tell me about her day, she would tell me about her family, she would tell me about her problems. Kalakip ng mga sulat ni Marie ang tulong pinansyal para sa pag-aaral ni Merrill. I work part-time just like any high school student to help someone in need, especially a stranger in need, gives me satisfaction. Ini-encourage niya din ako noon to finish my studies. Malaki yung utang na loob ko sa kanya. Umabot ng halos 6 na taon ang palitan nila ng sulat. Pero nung nagkolehiyo na si Merrill, naputol ang kanilang komunikasyon. Nakagdesisyon na ng mga kapatid ko na tumigil na muna ako doon kasi kaya na rin nila akong suportahan sa pag-aaral ko that time. For how many years, talagang naghihintay ako ng sulat niya tapos mapuputol na pala. I received a letter from Compassion that she left the program. I was a little bit upset. I didn't see it coming. I never received a goodbye letter or a thank you letter. I think that's what hurt me the most. Makalipas ang ilang taon, si Merrill nakapagtapos ng kursong hospitality management. Nagkatrabaho hanggang isang araw, bigla niyang naalala si Marie. Sinubukan niyang hanapin ito at sa pag-browse niya sa internet, nakakita siya ng profile na kapangalan ng kanyang dating kapenpal na meron ding nakapublish na contact number. Gusto ko siyang tawagan. I didn't expect that call. I felt that she didn't care. Hindi ko alam na may tampo siya sa akin. I was a little bit confused. I didn't understand why she would like to reconnect with me. Magkakaliwanagan pa kaya ang dating magka-penpal? Samantala, taong 2017, nung nagbakasyon si Merrill sa Japan, nakilala niya ang Amerikanong si Eric. Nahulog ang loob nila sa isa't isa. Kasi gustong-gusto kong magtrabaho abroad. Sabi niya, what if dito ka na lang sa US magtrabaho? Okay lang. Hanggang nito lang nakaraang taon, naaprubahan ang petisyon para magsama na sina Merrill at Eric sa Amerika. At sa kanilang nakatakdang kasal, ang gusto ni Merrill na maging maid of honor niya, walang iba kundi ang dati niyang kapenpal na si Marie. Siya yung pinili kong maid of honor kasi nga kapagkakataon na rin siguro to na ma-meet ko si Marie. Pero tanggapin kaya ito ni Marie? Gayong hindi naging maayos ang pagkakaputol ng kanilang sulatan noon. I was very busy. We were going through a pandemic and I wasn't sure if I felt safe enough to travel. Susunod, magkakaliwanagan pa kaya ang dating magka-penpal? Ang mga kapanapanabik na eksena, susunod na! Oh my God! Sa kasal ni Merrill, ang nais niyang maging maid of honor, ang dati niyang kapenpal na tumulong din sa kanyang pag-aaral, si Marie ng Massachusetts sa Amerika. Siya yung pinili kong maid of honor kasi nga kapagkakataon na rin siguro to na ma-meet ko si Marie. Pero si Marie nagtampo kay Merrill.
noong naputol ang kanilang sulatan noon. I was a little bit confused. I didn't understand why she would like to reconnect with me. Hindi ko alam na may tampo siya sa akin. I was very busy. We were going through a pandemic and I wasn't sure if I felt safe enough to travel. Kinakabahan ako kasi baka mamaya hindi siya maka-attend. Parang ayoko maglakad kung hindi ko muna mamimit si Marie. Ang hindi alam ni Merrill, mula Boston patungong Ohio, 4 na oras na bumiyahe si Marie at 15 minuto bago ang kasal ni Merrill. Dumating ang kanyang pinakahinihintay, ang kanyang kapenpal. Oh, oh my God! Sabi ko nung una, oh my gosh, you are real. Niyakap ko talaga siya ng mahigpit. So, my name is Marie, for all who doesn't know me. I flew from Boston this morning because I wanted to be here by Merrill's side tonight. Today is not only a special moment for Merrill and Eric, it's also a Merrill moment for me as well. You see, today is actually the first time I met Merrill in person on her wedding day. I never thought this day would come. And I know Merrill has been wishing and praying for this day. Dreams really do come true. I'm very happy and feel blessed to be part of your special day, Merrill. My dear sponsor child, I'm so proud of you that you grew up to be a beautiful woman inside out. Gusto kong umiyak. Parang panaginip lang. Yung wish ko na gusto siyang makita, magkakatotoo na. Parang nasa cloud na yun ako. You are now husband and wife. May God bless this union. Eric, you may kiss your bride. That I knew it would mean a lot to her if I came to the wedding, not just as a guest, but as her maid of honor. I wouldn't miss it for the world. At bago pa man ang kasal, nakapagpaliwanagan na pala sila. Hindi niya nga natanggap yung pinaka-final letter ko sa kanya. Sumulat ako sa'yo. Sabi ko, umiiyak pa ako. Sabi ko dun sa sulat, in the future, we will meet each other. And that's when we started communicating. We keep in touch almost every day. Salamat. Kahit hindi kami magkadugo, tinulungan niya ako ng buong puso. I told her, even though I no longer sponsor her, she will still always be my sponsor child forever in my heart. Sa pagtanda namin, if ever nawala pa rin siyang family, gusto ko ako yung mag-aalaga sa kanya. Parang sa ganong paraan, mapapasalamatan ko siya. Napaka-meaningful sa akin ng mga sulat niya. Gusto kong ipakita sa anak ko na through pagsusulatan is napakagandang moment na nangyari sa buhay ko. Sana sa mga pinagpupuyatan niyong kachat din ngayon. Oh my God! Hi! How are you? Makatagpo rin kayo ng tunay na magmamalasakit. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.